Okay, so again, good evening, young people. Good afternoon dito sa Abu Dhabi. So we'll start our lecture 4. Actually, lecture 4, pero lecture 2 and 3 lang yung na-upload ko, no? So lecture 4, but before we proceed, let's request Brother Michael to lead us in opening prayer. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, makapangalihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat ng pupuri sa hapon, sa gabi pong ito upang kami makapagtaos muli ng maaming class session with regards to the study of Revelation and sa pagdating po ninyo. And Lord, naway kayo pong patuloy na magkabay sa amin sa gabi pong ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, katalinuhan upang maunawaan ang topic na i-share po ng aming tagapagturo. Sa taong gagamitin niyo na si Brother Alexis, may you continuously give him the wisdom, the resources, the opportunity patuloy upang ma-share ang mga ganitong topic, ang mga topics, ang inyong salita sa mga miyembro ng ministry na ito. We also pray for, we also thank you for, again, for the opportunity na binigay niyo po sa bawat isa sa maayos na kalusugan at sa maayos na connection as of the moment upang kami ay makapakinig ng inyo pong salita at nanaway kayo pong patuloy na magbigay sa amin sa bawat isa ng desire na umatin ng mga ganitong activity. Naway kami ay lumago sa mga ganitong session, not only head knowledge, but we come to realize how we should prepare for your coming, for your second coming, Lord, at may we apply what we learn on our everyday lives. Ito lamang po, gabayan niyo po kami sa buong gabi pong ito. Kayo lamang po mataas, pumagitna sa magagawin po namin sa gabi pong ito. Ito lamang po, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan na nagawa. Just name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you, Brother Michael. So, again, good evening dyan sa inyo. No? And pinapakamusta kayo ni Kuya Aris, inyo sa akin. So, siya ay nakachat ko kahapon lang. No? Dahil, di ba, nabalitaan niyo yung mga Filipino na ano na ang kanilang barko ay lumubog. So you always pray for them, no? So I think dalawang Filipino pa lang ata ang nakikita, no? Out of 42, I think 42. No? So puro Filipino ang nando doon. So nagpapakamusta sa si Kuya Aris, gusto niya mang sumali sa atin, kaya lang hindi daw maano yung internet niya. So laging nag mahina. Hey, no? Start na sila. Hello, yes. okay lang si Saitel ba 'yon? Hello. Hello sa inyo, no. So just turn on your video. Hello po. So nagkakamustahan pa lang naman kami. Okay lang, no. At happy birthday kay Josiah. Mamaya kantahan natin si Josiah ng happy birthday, no. Kung meron pa mang nagdiwang ng birthday sa inyo. Thank you po. Welcome. Okay. So again, pinapakamusta kayo ni Kuya Aris nyo as much as he wants to join us. Kahit nga yung YouTube daw na recorded, hindi niya mapanood dahil mahina yung kanyang internet. So from time to time, kamustahin nyo rin yung kapatid natin, no, ng mga OFWs. Tell them that you are praying for them and encourage them dahil mahirap. Especially yung mga nandyan, no, sa barko, no? Si Jay Butch ba? Si Jay Butch, si Sandre, si Aris, so kung sino pa man. Pero yung mga nasa abang bansa rin, si Kuya Alvin ninyo and other brethren of yours na alam nyo nasa ibang bansa at sila ay nalulungkot din doon, no? So pag paramdam nyo na kayo ay nananalangin, pinapanalangin nyo sila, no, continuously. Kahit kaunting ano lang. Hi, hello, kamusta? We're praying for you. So, yun yung nami-miss ng mga kuya-kuya ate siguro ninyo. So, you communicate with them. At yun nga, pinapaabot ni Kuya Aris yung pangamusta sa inyo lahat. So, okay. So, yun lang ang aking introduction. Let's proceed
with our lesson. So last time we have studied Revelation chapter 1 verses 1 down to verse 8. So we have learned that Jesus Christ is the central figure of Revelation. There's no other person na pinareveal at makikita natin sa Book of Revelation kundi ang Panginoong Jesus. He was revealed in this book at siya ang nasa sentro nito. And last time, we have learned 5 things. First is the source of Revelation. He is the source. Jesus Christ is the source of Revelation. It's not John. This is not a revelation of John, but a revelation of Jesus Christ, sealed by the angels, and it was communicated to John the beloved apostle. So, pinag-aralan natin yan. And then, Jesus Christ is the channel of the word and the testimony of God. Number 3, He is the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. So kung pinapakita dito, kung sa gospel, kung paano ka-humble, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, dito naman sa Revelation, it was shown, pinakita dito how great He is, no, as the Creator, the firstborn of the dead, and the ruler of the earth's kingdom. And then also, He is the God of grace who loves us and has cleansed us from our sins and has made us a kingdom and a priesthood. So again, we are God's royal priesthood. We are Christ's royal priesthood and the chosen nation. No? So tayo ay mga priests and kings because of Christ. And also, He is the coming king whose return will be powerful and glorious. Okay? So, Jesus Christ will return. And again, it's soon, imminent. So, we don't know when, we don't know the date. May mga pastor o may mga relihiyon na nagsasabi o nagbibigay ng mga dates, but most of them, all of them failed. So, mali yung mga katuruan na sinasabi na ang Panginoon ay babalik sa ganitong date, okay? So, pag nag-date na yan, nagbigay na ng date, false na yon, no? Kasi sabi ng Panginoon during His humanity that only the Father knows when His coming or when His return will be, okay? So, yan yung centrality. Yan yung pinag-usapan natin sa Revelation 1, 1 to 8, okay? So, now, we are going to read Revelation chapter 1 verses 9. Tatapusin natin ngayon hanggang, God willing, hanggang verse 20. Okay? So ngayon, pababasahin ko yung mga nasa screen ko. Una si Brother Michael. Sige, tigitigisa muna tayong verses. No? Kapag magkasama kayo sa family, you read. Magkasunod na. Okay? Si Brother Michael, starting from Revelation chapter 1, verse 9 and onwards. Okay, next, I will tell the name, si CJ. Next, si Zytel. Okay, so Brother Michael, si CJ, and then si Zytel. Kung may kasama si Zytel, yun yung magne-next. Okay, so again, if you can turn on your video, much better. So start, Brother Michael. Revelation chapter 1, verse 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Okay, si Naomi. Verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Yan, Zytel and Josiah, nakikita ko sa screen. Chapter 8, verse 11, say, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus and unto Smyrna,
and unto Permagus and unto Thyatira and unto Sardis and unto Philadelphia and unto Laodicea. Okay. Next. Hello. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. Wala, meron pa dyan? O wala na, no? Okay, so next will be si Hannah, and then Eunice, and Earl. Tapos si Micah, then John, and John. I think nakikita nyo naman yung screen, no? So yan yung mga susunod, sunod-sunod. Sige, Hannah. Verse 13, and in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Next, Eunice, and then Sir Earl. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Okay, thank you. Next, Sir Earl. Verse 15, and his feet like unto fine brass, as if they were burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. 16, si John or si John, either. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in the strength. John. Verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Si Micah ang nandito sa screen. Micah and then Rachel. Next. Verse 18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. 19. Verse 19, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. And then sa 20, si Pauline. Verse 20, the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Okay, thank you. Stop tayo dyan. Mamaya na lang muna yung iba magbabasa. Medyo na iba yung order dahil may mga ano lang, kakapasok lang sa ating session. So yan, ngayon meron pumasok si Army, maybe nandyan sila ML, ano? So now, we are going to proceed and continue from where we stopped. We stopped last time on chapter 1, verse 8. So today, we are going to proceed with chapter 9 to 20, okay? So, punta na tayo agad. So now, this is about the vision of Christ glorified. The vision of Christ glorified. Kita naman natin yung binasa natin, ano? But we'll proceed first to verse 9. So makikita natin dito sa ating sa inyong screen, okay? So John writing not as a superior but fellow believer and sufferer for the Lord sake. So sabi niya dito, I, John, who also am your brother and companion in tribulation. Okay? So nakikita niyo, hindi sinabi ni John na, John, I, the apostle. Usually, pagka ang mga apostle ay nagsusulat, sinasabi nila yung kanilang title bilang apostle. Pero dito, ang sinasabi ni John, I, your fellow brother and companion in tribulation. Ibig sabihin, si John ay hindi niya inilalayo yung kanyang sarili sa kanyang mga sinusulatan. Na ibig sabihin, si John ay nagsasuffer din, no, ng mga pagsubok, mga tribulation, at gaya nga ng pinag-usapan natin, he was exiled in the island of Patmos. Now, to those of you, maybe from time to time I'll tell that, but to those of you who miss this, you can just review dun sa YouTube, no, na channel namin na i-review nyo na lang yun. So, John was writing not as a superior but fellow believer and sufferer for the Lord's sake. So, napaka-humble ni John. At sinasabi niya, I can relate to what you are experiencing. Kasi during this time, the Christians are experiencing a lot of sufferings and even persecution. Nakakaranas ang majority ng mga Kristiyano
ng persecution. Okay? So, persecution, ibig sabihin, yung mga Kristiyano ay pinahihirapan. Some of them was being killed and murdered because of their faith. Okay? So, sabi ni John, hindi ako John. Puro John, no? So, John, sabi niya, hindi ako nalalayo sa inyong sitwasyon. Okay? So, yan ang sinasabi ni John. Okay? So, fellow believer, and he was a fellow sufferer as well. And then, he was exiled. Again, you know that, in the island of Patmos. Mamaya, or later on, makikita niyo yung map. He was allowed to return to Ephesus after Domitian's death under the reign of Emperor Nerva. Pag nagka-problema tayo sa signal, i-message niyo ako, no? He was under Domitian. And then, when Domitian died, Emperor Nerva, so under Emperor Nerva, napaalis na siya doon, no, sa island of Patmos. And then, nakabalik siya, no? Sabi nga, nakabalik siya sa Ephesus. So, John's persecutor could confine his body, but not imprison the Holy Spirit or silence the testimony of Jesus. Ang mga tao na gustong sirain o patayin or bigawan ng masama ang mga Kristiyano, ang mga persecutor, they can confine the body, kagaya ng si John, pinadala sa island of Patmos to be exiled, pero hindi nila mapipigilan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, no? So ganun tayo, mga young people, or kayo, oh yeah, you are young people. I don't know kung may mga teens, maybe teens, may mga teens pa diyan, yung mga young people. So what if ang Panginoon ay may plano pa sa atin, no? Hindi yan, hindi, walang mangyayari sa atin, no, na kahit ano, as long na ang Panginoon ay may plano sa ating buhay. So ngayon, na-confine nila si John, but the Holy Spirit, hindi nila yan mapapatahimik. Okay? May gagawin at gagawin siya. So now, napakaganda ng introduction ni John. So he is a fellow brother. So I also experience what you are experiencing. Sabi ni John, tayo, hindi tayo nakaka-experience ngayon ng persecution. Hindi tayo nakaka-experience na dahil sa, because of our faith, tayo ay pinapatay, o because of our faith, tayo ay hinahagupit, no? Pero yung mga mananampalataya noon, nakaka-experience niyan. At sabi nga ni John dito, I can relate to you. So tayo, hindi tayo makarelate sa kanilang nararanasan. Pero ngayon, maraming mga Christians, even in China, in India, mga pastors are being killed, no? Mga believers are being tortured dahil sa kanilang pananampalataya, no? Sila ay pinapatay, no, because of their faith. Hindi sila nakakatulog, no, ng maayos. Yung iba pumupunta sa Kuya, nawala ka ata. Ang sound. Nawala.
Hello. Hello, mic test. Hello. Okay na, kuya. Okay na. Hello. Rinig niyo ako? Naririnig niyo na ako? Rinig na po. Nawala daw yung sounds, yung audio, sabi ni Chax. Yan, okay na? Nawala din yung screen share mo, kuya. Ah, pero yung sound okay na, ha? Okay, sige. Yan ang problema sa technology, no? Okay, so dito tayo na. Okay, so now, let's go to verse 10. Let's continue. On verse 10, sabi ni, I was in the spirit of on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So John was carried beyond the normal sense into a state where God could reveal supernaturally the contents of this book. Okay? So while he was in the island of Patmos, siya ay dinala ng Panginoon beyond the normal state of a person. Parang si Apostle Paul. Now, sabi diyan, when the day was on the Lord's day. Some Bible commentators' expression on the Lord's Day refers to the first day of the week. So that is on a Sunday. So we worship, kaya nag-worship tayo, di ba, on a Sunday. If you all know, it's because Sunday was the day that the Lord Jesus Christ rose from the dead. So it was Sunday. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo nag-worship ng Sabado? Kaya hindi tayo Sabadista, no? We don't follow the Old Testament practice. It's because sa New Testament, sinasabi doon na nag-gather sila upon the first day of the week, which is Sunday. And the first day of the week, that was the time that the Lord Jesus Christ rose from the dead. Therefore, we worship on a Sunday. So some commentators believe that the Lord's Day refers to the first day of the week, the day of Christ's resurrection and Christians' days, the day of worship. But while others, may ibang naniniwala, believe that it is a reference to the day of the Lord, as used in the Old Testament, an extended period of time in which God deals in judgment and rules over the earth. But for me, what I believe is that He's pertaining on the Lord's Day, and that is on a Sunday. So this is what I believe on this, no? That yung sinasabi dito ni Apostle John is Sunday. Now, continuing on verse, still we're on verse 10 to 11. And heard behind me a great voice as of a trumpet. Okay, so nakarinig siya ng boses. No? The voice heard was undoubtedly the voice of Christ himself in verse 8. John is given the command to write the what he sees, and a command given 12 times all throughout the book. The message of the entire book is to be sent to each of the seven churches. Sabi dyan sa verse 11, I am the Alpha, the Omega, the first and the last, and what thou seest, write, yung nakita mo, isulat mo, and send it unto the seven churches in Asia Minor. So pag-aaralan natin, maybe we'll start next week yung first church, no? Ang sabi dito, in order, nasa order yan, later mapag-aaralan nga natin yan, mga young people. Sabi dito, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia or Asia Minor and now Turkey. Sabi, the first church is unto Ephesus. Basahin ito sa mga, sa church na nasa Ephesus. And unto Smyrna. And also to the church at Pergamos. And unto Thyatira. Next is Sardis, and unto Philadelphia, and next is, or last, or the seventh is unto Laodicea. Okay, so seven churches in the book of Revelation. I hope na makabisado nyo yan, no? Ephesus, Smyrna, Pergamos,
Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So ito ang message. Na, the message of the entire book is to be sent to the seven churches along with the particular message to the individual churches. So yun yung kung kanino i-address, no? So next, merong mga symbols dito, mga young people, ano? Sabi dito sa verse 12, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. Or you can use sa ang ginamit dyan na ay candlestick, but the word really is the word lampstand. Okay? Ito yung lampstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yan, no? So, nakita nyo yung arrow kiko, no? So, the symbolism of the lampstand explained in verse 20. Sa verse 20 nyo makikita, ang sabi dyan, sa verse 20, the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. So yun daw ay yung seven churches na kanina binanggit sa verse 11. And in the midst, sa verse 13, punta tayo sa verse 13, in the midst of the seven candlestick, one like unto the Son of Man. Tingnan nyo isang picture, ano? Parang may picture dyan of Christ in the middle or in the center of the candlesticks. Pero yun nga, lampstands. So merong like unto a Son of Man, clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdle. Now, here on verse 13 to verse 16, Christ is portrayed as in the midst. Nasa gitna siya ng lampstand. Okay? Nasa middle ang Panginoong Jesus. That is in the middle of the churches. So ngayon, sa bawat simbahan, Christ is in the midst of all those churches. Sinasabi dito seven, which is sabi ko nga sa inyo, seven is a perfect number and we know, and we will learn later, bakit kaya itong seven churches ang ginamit ng Panginoon? Dahil makikita ninyo kung ano yung mga situation na nangyayari during their time at maire-relate natin yun sa nangyayari sa atin bilang simbahan. Ano? So kayo ay dyan, Mighty Fortress Baptist Church in Makati. Kami, Mighty Fortress Baptist Church in Abu Dhabi. And maybe later on, magkakaroon pa ng ibang marami pang mga Mighty Fortress Baptist Church missions. No? So dito ay pinoportray na si Jesus Christ ay nasa gitna ng bawat simbahan. Okay? He is in the midst of every churches hanggang ngayon, and we are living on what we call church age. So his title, Son of Man, frequently appears in the Gospel but only twice in Revelation. So sabi dito sa verse 13, and in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. And then on verse chapter 14, verse 14, makikita nyo din dyan, 14 verse 14, and I look and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Nabanggit na naman yung title na Son of Man. Ayan, isa sa favorite title ng Panginoong Jesus, no? So the title emphasizes Jesus' humanity. Na sinasabi ng text na iyan, ng verse na iyan, that Jesus Christ became human, 100% human, and also he is the Messiah. Siya ang Savior. Pag sinabing Messiah, siya ang Savior. So it signifies or it emphasizes that Jesus' humanity and the messianic character. And he used it more than any other term to refer to himself. Okay? So yan yung title, sabi ko nga sa inyo na paborito ng Panginoong Jesus, no, na i-title sa kanya. This description of Christ has a special significance in light of the events that are portrayed in Revelation. Okay? So still we're on verse 13 to 16. Binanggit din diyan yung description, makikita ninyo yung sabi diyan long robe and sash
are the clothing of a priest and a judge, or in a judge. Pag pupunta kayo sa Old Testament, yung clothing na yan ay suot ng priest and judge during the Old Testament. So pinapakita dito, mga young people, that Jesus Christ is a priest and at the same time a judge. Pag sinabing priest, yung mga priest yung nag-aalay, di ba, ng offering para sa sin of the nation. Even, but before, sa Old Testament, nag-o-offer ang mga priest ng offering para sa kanilang kasalanan and at the same time for the sin of the people. Pero si Jesus Christ, alam natin wala siyang kasalanan, but our sin was put into his account, okay? Na ibinilagay yung kasalanan ng humanity sa kanya, ng mga pinili niya, at nasa kanya yan. So he became the lamb, the offering, no? So siya ay sinasabing yung priest, siya na rin yung priest, in-offer niya ang kanyang sarili, and at the same time, he has the right. Kaya anytime, sabi sa Hebrews, we can come boldly unto the throne of God's grace to find help in times of our need. Okay? Because he is our high priest. Siya ang may karapatan, siya lamang ang may karapatan na mag-offer, no, ng offering of praise sa kanyang Ama. And he died for us. So he is the perfect sacrifice. At the same time, he is the priest. Hindi yung kung sino-sino mang pare, no? But he is the only priest, no, that can wash away our sins, no? Siya na rin yun. And also, he is the judge. So mga young people, tandaan natin that ang Panginoon ay hindi lamang siya namatay sa mga kasalanan, but he is also the judge. Ang sinasabi lang niya dito, alam niya ang ginagawa ng bawat isa sa atin, no? So mga young people, listen to me carefully. He knows what we are doing individually, okay? As a church and at the same time as individual believers. So alam ng Lord kung ano yung nasa puso natin, alam ng Lord yung nasa isip natin. So hindi siya nananakot, no? Hindi tayo tinatakot dito ng Panginoong Jesus. Kasi to some, ang pagiging judge ng Panginoon ay nakakatakot. Of course, nakakatakot yan. Kasi he is the righteous judge. Pag sinabing righteous judge, di ba maraming mga hukom ngayon dito sa mundo na hindi naman talaga nagja-judge ng tama. Di ba? Hindi perfect judge. Or nababayaran yung ibang mga judge. Even in other countries, example na lang din, dyan sa Philippines, di ba yung ibang mga judge dyan ay nababayaran sa kanilang mga desisyon. Pero ang Panginoong Jesus, hindi siya nababayaran, hindi siya nasusuhulan, at alam niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa, hindi lamang ng church, but also the entire people, starting from Adam until this time, no, hanggang sa panahon ngayon, alam ng Panginoon, and he is the judge of everyone. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, mga young people, wherever we are, kayo ay nandyan sa Pilipinas, ano man ang ginagawa natin, alam at nakikita yan ng Panginoon. At balang araw, sabi niya nga, huhusgahan niya yan, no? Kaya nga ang sabi dito sa, paalala ko lang sa inyo, ito ay, di ba, kinakanta niyo dyan sa church, yung Ecclesiastes chapter 12. Okay? Let me just remind you of this passage. In order for you young people, not to waste so much of your time. Kasi I know that a lot of things are taking your attention. Kanina, yan din yung paalala, di ba, ni Brother Phil to the young people. Ang dami sa akin, sa side ko, ang dami kong I have wasted so much time. And we don't want you to waste a lot of your time. At ayaw din ni Haring Solomon, sayangin natin ang ating oras. No, dahil balang araw, everything will be judged. No? Kaya nga sabi sa Ecclesiastes chapter 12, remember verse 1, remember now the Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Now, we will jump to verse 2 siguro, while the sun, nor the light, nor the moon, nor the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain.
So 12 verse 13, kaya ang sabi ni Haring Solomon, ito ang conclusion. Ano ba? Since everything is vanity, tandaan nyo, everything here sa lupang ito ay vanity. Meaning to say, it's meaningless. So mga young people, everything that you are doing right now are meaningless. O baka sabihin nyo, nako kuya, hindi na nga ako mag-aaral kasi meaningless naman pala yung ginagawa ko. Yes, I tell you, everything that you are doing right now are meaningless. So what to do? Yung ibang young people, dahil sabi niya, ay meaningless, hindi na nga ako mag-aaral o ano na lang. Basta kung anong gusto kong gawin, yun na lang siguro ang gagawin ko. No? So yan yung mga response ng ibang young people. So hindi yan ang sinasabi ko sa inyo, but I'm telling you, this is true. All the things that you are doing right now are waste. Basura. Vain. Sabi dyan sa Ecclesiastes, ang theme ng Ecclesiastes is vanity of vanities. All is vanity. Lahat ng ginagawa nyo ngayon ay walang katuturan o walang kwenta. Okay? It's all vanity. It's like hollow blocks. No? Alam nyo yung hollow blocks? Di ba yung hollow blocks? Kaya tinawag na hollow blocks, meron yung buta sa gitna. Parang wala. Empty. It's all empty. But when you go to chapter 12, verse 13, mga young people, sabi dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano daw ang responsibility ninyo? Responsibility natin. Fear God and what? Keep His commandments, for this is the whole duty of men. So ano daw ang whole duty ninyo, mga young people? To fear God and keep His commandments. Why? Tingnan nyo sa verse 14. For God shall bring every work into what? Judgment. Since He is the perfect judge, i-judge niya tayo isa-isa. Ha? Sabi dito, every work, everything that we do, lahat ng ginawa natin, no? Walang makakatakas. Lahat yan may record. Every work will be judged with every secret thing. Ito pa yung matindi, mga young people. Every secret thing, lahat ng secrets ninyo, walang secret sa Panginoon. Lahat ng secrets natin, walang secret sa Kanya. Kahit saan tayo magtago, kaya nga sabi ng Psalmist sa Psalm 139, if I make my bed in hell, behold, thou art there. Kahit nasaan man ako, ay nandoon ka. Nandoon ang Panginoon, nakikita niya. He sees everything. There's no such thing as perfect crime. Pag sinabing perfect murder or perfect crime, parang hindi ma-trace kung sino yung pumatay. Kaya tinawag na perfect murder, no? Talagang sa pagkakagawa nila ng pagpatay, nakataka sila or walang nakulong, no? Kasi napakagaling ng pagtatago. But to God, there's no such thing as perfect murder. At ngayon, even our minds, kaya yung mga isip natin ngayon ay alam ng Panginoon. Hindi yan pananakot. That is true. And that is a fearful thing to us if, sabi ko nga sa inyo, everything is vanity without Christ or without the fear of God. But since, young people, maybe some of you have been baptized and you have been baptized. Bakit kayo na-baptized? Because you have accepted and believe on the Lord Jesus Christ and you are saved. Meaning to say, your life is not meaningless. Why? Because you have now the fear of God. So yung judgment ng Panginoon, yes, nakakatakot yan if we are living a life without Christ. But if we live a life in Christ, we know what are the things that we are supposed to do. What is that? To fear God and to what? Keep His commandments. Because this is the whole duty of man. Ibig sabihin, yung sinabi ko na yung ginagawa niyong lahat ay walang kakwenta-kwenta, it's if you are not in Christ. But if you are in Christ, all the things that you are doing, you have the direction. Ano yung susundin yung direction? Direction ba ni Satanas o direction ba ng Diyos? Eh dahil tayo ay anak ng Diyos, the direction of Christ must be seen in our lives. Hindi tayo kaparehas na kamukha ng mga kabataan na nasa labas, no, na outside the family of God. Hindi tayo kamukha nila. Hindi tayo kamukha ng mundo, no? Sino kayang kamukha ninyo? Ay, kamukha ko yung tatay ko, kamukha ko yung nanay ko. Bilang mga anak ng Diyos, we need to be like Christ. Kaya nga tayo tinawag na Christian. Christian, no?
hindi tayo maging kamukha ni Tito Sai, no? Kilala niyo si Tito Sai? Si Christian Macho Bohon. So hindi 'yon. That is coming from the other people na kinukutya yung mga mananampalataya. Ano 'yon? Yung Christian na word tukso 'yon sa kanila. Ah, Christian. Ibig sabihin followers of Christ. So we are followers of Christ. Kaya sila na mark as Christian kasi sumusunod sila kay Christ. Kung ano yung ginagawa ni Christ, yun din yung ginagawa nila. So therefore, we need to be careful. We need to be careful in the things that we do because God will judge it. Marami na tayong nasayang. Maybe kahit as young as you have wasted a lot of time. You've wasted a lot of time in the things that will not echo in eternity. Sabi nga, no? Marami kayong nasayang na oras. Ako rin, no? I have already confessed to God those things and even confessing right now because there are times na where I'm just wasting my time, no? Sa mga bagay na hindi naman, wala naman value in eternity. So He is the priest and He is the judge. So therefore, comfort yan sa atin mga young people kasi tayo ngayon, when we sin, we have the priest. We have the great high priest. And the great high priest that we have is none other than the Lord Jesus Christ. At ginawa niya pa tayong mga priest na rin, no? We are priests and kings. And He is the judge. And later on, makikita ninyo that we will also judge, no? The world bilang mga mananampalataya. So napakagandang comfort and the same time warning to us, no, na huwag tayong magsayang ng oras, mga young people, because everything will be judged by God. Okay? Kaya hindi na natin kailangan na malaman ni Pastor kung anong ginagawa natin, ng mga leaders natin, because God knows. God knows what you are doing. God knows what you think, what you're thinking. God knows if you are for Him or if you're not for Him. Tingnan niyo si Judas. Kilala niyo si Judas? Meron ba kayong kaibigan na pangalan ay Judas? No? Di ba yung pangalan na yun? Is napakaganda sana ng definition pero nasira because of Judas. What Judas did, he betrayed the Lord Jesus Christ. At sa una pa lang, alam na ng Diyos kung sino yung Judas. God knows it. So He knows everything. He is the perfect judge. Now, to continue sa Revelation, His snow white hair corresponds the vision of God in Daniel chapter 7, verse 9. Titingnan natin dito, tuloy natin sa verse 14. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Let me request, si Rachel, nagbasa na ba? Si Rachel? Nagbasa na? Si Micah, di ba? Nagbasa na rin? Aika. Please read Daniel chapter 7 verse 9. Daniel chapter 7 verse 9. Daniel 7 verse 9. Aika, okay ka ba? O, nilipat ka sa kabila. Tanga lang, ha? Nasaan ka na? Ayun, lumipat ka nga sa kabila. Sige. Okay. Chapter 7, verse 9. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, mm-hmm. and his head like the pure wool. His throne was like the fire flame, and his wheels was burning fire. Yeah, yes. Nakita nyo, halos parehas yung description. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, when we study Revelation, we will go back also to Daniel, to Ezekiel. Okay? So yan yung mga books na i-open natin. So it was described, corresponds the vision of God in Daniel, which also describes the throne of God as fiery and burning fire. Nakita nyo, no? This is a picture of the deity of Christ. Meaning to say na si Jesus Christ is God Himself. So kanina, nabanggit rin sa preaching ni Brother Phil, yung Trinity, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are co-equal, co-eternal. Jesus Christ is co-equal with the Father, is co-equal with the Spirit, Holy Spirit. So makikita natin dito that this is a picture of Christ's deity. Kaya pagka may mga nakausap kayo na sinasabi nila, ay, si Jesus Christ ay tao lamang. No?
Of course, dapat alam niyong i-defend yan. Kung hindi niyo matandaan yung ibang mga verses, punta kayo sa Revelation. Ay, ito oh, tingnan mo sa Revelation chapter 1. Bakit sinabi na si Jesus Christ ay ganito? Sa chapter 1 pa lang kayo magpunta. Wala, matataob na sila, no? Kung hindi niyo matandaan yung ibang verse, parang description din yun na ni Jesus Christ or ng God the Father. So, ibig sabihin, Jesus Christ is God who possess all the attributes of God. I don't know kung, sige nga, may pwedeng sumagot. Saan kayo na-stop sa lesson nyo sa youth, sa young people? Saan kayo na-stop? Anong topic na? Bago nagkaroon ng COVID, anong topic nyo na sa young people? I know you are still continuing the doctrine class. Natatandaan nyo ba? Natapos, na-study nyo na ba yung attributes of God? Oh, si Krisha nagsisay ng okay. So sa ilan? Parang nakatunga nga kayo. Attributes of God. Do you know the attributes of God? Salamat sa response, no? But I think you have learned that, the attributes of God, no? And this is the picture of Christ being God, and He possesses all the attributes of God. Holiness, no? Love, justice, mercy, no? Yan yung mga attributes. Meron pang communicable attributes, tsaka non-communicable attributes, no? Yung love of God. So yun yung tinatawag na attributes of God. So pinapakita ng Panginoong Jesus na ako ay Diyos. I am equal with the Father. His eyes as a flame of fire, speaking of the searching righteousness of the and divine judgment upon all that is impure. Ibig sabihin ang Panginoon, He don't want anyone impure. Okay, so ibig sabihin, ayaw tayo ng Panginoon. Kaya nga ang tawag sa atin, we are enemies of God. Mga kaaway tayo ng Diyos, mga young people, ayaw niya ang ating kaisipan. Oh, nakita ko si ML. Hello, ML. So, ang ating kaisipan ay impure. We have impure thoughts. Nako, 'di ba? Ang mga kabataan, marami tayong impure thoughts. Mga minsan gusto nating maghigante, no? Gusto nating magmura, gusto nating gawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos, no? We do such things, we think of such things, but God is saying, "I will search every heart. It pertains to the divine judgment upon all that is impure." Kaya kanino tayo nakadepende, mga young people? Hindi tayo nakadepende sa ating purity. We depend on the purity of the Lord Jesus Christ. That's what Jesus Christ did to us. And amen for that. Kasi kung tayo lang ang titingnan ni Jesus, ay ng God the Father, pag tayo lang ang titingnan niya, makikita niya lahat pangit. Kahit magaganda kayo ngayon at gwapo, tingin nga, smile nga, i-smile yung gwapo tsaka maganda. Okay? So kahit kaano pa kayo kaganda at kagwapo, mga young people na nandyan, kayo, tanggapin nyo na kayo ay pangit sa harapan ng Diyos. No? In the sight of God the Father, we are ugly because of our sin. At ang totoong beauty ay hindi yan sa mukha. No? Kaya nga sa mga ladies, 'di ba, adorn yourself not with so much something something in your face or something something in your dress, no? Adorn yourselves with godliness, holiness, purity, yung mga nasa kalooban. So yan yung mahalaga. So God will judge everyone, but if we are in Christ, makikita ng Panginoon sa atin, wow. Kunyari si Lem, no, si LJ, makikita ng Panginoon hindi yung kanyang itsura, kundi si Jesus Christ. So, a perfect sacrifice. Kunyari, si Pauline. Okay? So, ang makikita ng Panginoon, pag si Pauline lang, kahit gano'ng kaganda si Pauline, no? Pangit si Pauline. Sorry, Pauline, no? Pangit. But if, in the sight of God, but if Christ, makikita ngayon ni Jesus, ng Panginoong Hama, si Jesus Christ, kay Pauline, wow! Maganda, and then lalong, of course, pangit, biglang, wow, perfect ito ah, no? Perfect beauty. But without Christ, all of us, kahit sabihin yung gwapo o maganda kayo ngayon,
pangit kayo, no? Tanggapin nyo yan. So we are ugly. That's how depraved we are. Kahit anong tikas ninyo, kahit anong gaano kalaki yung katawan ninyo, kahit gaano kayo kamacho, no? Wala yan. Wala yan sa Panginoon. Kasi God looks at the heart. Kaya nga sa ang pinili niya si David, he is the man after God's own heart, no? God looks not at the countenance like Saul. Si Saul, matangkad. Ang tangkad ni Saul, hanggang dito lang lahat ng mga Hudyo sa balikat niya. Kaya pinili siya ng mga Israelita, no, na maging hari. But then, no. So God search and God just judgment is divine and upon all that is impure. So now, let's go. The bronze of his feet. Punta tayo sa, let's continue on sa Revelation chapter 1. Sabi dito, and in the midst of the seven, his head was white and his eyes were a flame of fire and his feet like unto fine brass as if they are burned in a furnace and his voice was the sound of many waters. The bronze of his feet symbolizes divine judgment as embodied in the Old Testament time of bronze, type of bronze altar and other items of bronze used in connection with sacrifice for sin. Let me request ML, si ML, Exodus 38 verse 30. Nandiyan pa si ML. ML na ano ah? ML na payat. Sa kabaliktaran. Hindi, sa ML. Mary Lewis Palacios. O, nawala. Exodus chapter 38, verse 30. O, si ML na lang na nandyan, yung nasa harap. Meron ba kayong Bible? Kahit yung e-Bible. Exodus chapter 38, verse 30. O, sige, mamaya ha, ready nyo yung mga Bible ninyo. Sige, si Ate Krisha muna. Exodus 38, verse 30. Salamat, Chris, nakamute ka. Salamat. Sige po. Exodus chapter 38, verse 30. And therewith he made the sockets to the door of the tabernacle of the congregation, and the brazen altar, and the brazen grate for it, and all the vessels of the altar. Okay. So, and therewith he made sockets of door, tabernacle, and the brazen altar, yan yung bronze, no? Brazen, and the brazen gate, great for it, and all the vessels of the altar, yan ay pertaining sa mga items of bronze, no? Symbolizing divine judgment ng Panginoon. So the picture of Christ is standing ready to judge and purify by the description of his voice as the thundering voice of the Son of God, revealing the majesty and power before which human authority must bow. Napakaganda ng sinabi sa Revelation chapter 1, no? Verse 16. Tingnan niyo yung voice niya, no? In his voice as the sound of many waters. So ganun dinescribe, tandaan niyo, no? Si John dinescribe niya yung kanyang naririnig, kanyang nakikita. Yung voice daw ng Panginoong Jesus is just like the sound of the many waters, no? So siguro more than the falls. Yung falls, 'di ba, pagka malapit kayo sa waterfalls, halos hindi na kayo magkarinigan, ano? Na nag-uusap kayo, hindi kayo magkakarinigan. More than that, yung voice ng Panginoon. And his voice as the thundering voice of the Son of God, revealing the majesty and power before which authority must bow. So tanong ko sa inyo, how did God created the world? Paano niya nilikha ang sanlibutan? By just his voice. He just spoke the word and all the worlds came into order. Okay? Nung paglikha niya lang sa tao, very special, no? He breathed the breath of life. He took dust, no? Out of the earth. So, ganyan kakapangyarihan ng Panginoong Jesus. And then, Christ holds the seven stars. Proceed tayo sa chapter. Tatapos na tayo. Tapusin na natin yung verse 20 para makapag-jump na tayo sa seven churches. And he had this right, in his right hand, seven stars. Okay? Seven stars pertaining to the seven churches. In his hand, signifying his protection, possession, and sovereign control. Jesus Christ has the sovereign control to all his churches. And Christ is also described as having a sharp two-edged sword coming out of his mouth, representing divine judgment na naman, no?
matindi ang Panginoon talaga when it comes to justice. Lagi kasing naririnig natin, God is love, God is love, God is love, God is love. No, remember that God also is just. No? He has divine judgment to all people. Okay? So sabi dito, having a sharp two-edged sword. Naalala nyo yung Hebrews? I forgot what were in Hebrews, pero ang sabi doon, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of sword, spirit, and of the joints and marrow, and a discerner of thoughts and intents of the heart. So pertaining to the word of God, no? Yan ay parang sharp two-edged sword. Mas matindi pa yan sa, may mga sword kasi na ano eh. Ayun, may one side na sword. Kung kilala nyo si, dati pinapanood nyo si, ano, si Samurai X, si Batusai, no? Si Batusai, meron siyang tinatawag na reverse blade sword. Yung kabila, walang talim yun. Yun yung ginagamit niya kasi ayaw niya nang pumatay. Pero, merong tinatawag na two-edged sword. Parehas na may talim, no? Kabilaan. Sabi doon, mas matindi pa yung word of God, no? O ang Panginoon doon siya, sharper than any two-edged sword. The term implies killing the wicked. Matindi yan. Pag yung sword dyan, is, it means kill. He will kill. He will kill the wicked. And all of you should know that all of us are wicked. But because we have Christ, that Christ died for us, now we are not considered as wicked, but we are considered as righteous people, no? Because of Christ. The particular word used for sword is romphia. Here refers a long and heavy sword mentioned 5 times in Revelation. Hindi na natin babasahin yan. So, pwede nyo yung balikan. So, yan yung 5 times mention ng word na sword sa Revelation. Okay? So, this is the weapon of devastating judgment. So, time will come. Baka sinasabi nyo ngayon, Kuya Alexis, ba't kaya ngayon parang yung nananaig, yung kasamaan, no? Yung mga bagay na, alam nyo yon, yung mga tao nangunguna sa mundo natin ay mga, ano, mga makakaliwa or hindi tama, no, ang ginagawa. So, bakit kaya ganun ang nangingibabaw sa mundong ito? But time will come that everything, no, will be judged by God. So, huwag kayong mag-alala, no, darating ang panahon na yan. The final reference to Christ in verse 6. Ay, mali. Bumalik ako. Now. Dali ah. Ayan, tama. Doon pala. So let's go. Let's continue. The final reference to Christ in verse 16 is the brilliant glory of His face. The bright light which seems to accompany the glory of God blinded Paul. Kilala niyo si Apostle Paul, di ba? Na bulag siya. Bago siya masave, papunta siya on the road to Damascus. He will be killing Christians. He will be putting Christians into prison. Nakita niya yung liwanag, no? Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. And it's both a terror of to unbelievers and a blessing to believers. So now, the majesty and the glory of the vision is so overwhelmed John that he fell on his face. Tingnan nyo, continuing, basahin natin sa verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Nobody can see the fullness of Christ. When he see that, he fell at his feet, na para siyang parang patay, no? And he laid his right hand upon me and said to me, fear not. Pero kinomfort siya ng Panginoon, so sabi niya, fear not, I am the first and the last. John was the apostle who enjoyed such intimate fellowship with Jesus on earth, even leaning, di ba si John the Beloved, ang tawag nga sa kanya, John the Beloved, he was leaning on Jesus' breast during the Last Supper, but now John is in the presence of the risen and glorified Son of God whose power and majesty are no longer veiled, hindi na nakatago sa kanya, and whose righteousness is revealed to be a consuming fire. In compassion toward the disciple whom he loved, Christ laid his hand on John and told him not to be afraid. Sometimes
when we realize how sinful we are, God, the Lord Jesus Christ, umiiyak tayo sa ating mga kasalanan, the Lord Jesus Christ will pick us up and will say, I am, fear not, I am the first and the last. Okay? I am the Alpha and the Omega. The eternal nature of Christ as the Son of God and the second person of God that is described in the expression first and the last. As the eternal God, Jesus is the one who lives, present tense, no? I am the first and the last. I am the he that liveth and was dead. Sabi niya, he lives. Sabi nga nung kanta, di ba? He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. So Christ lives. He died, but he's living with his Father. And he is the resurrected one, and he is alive forevermore. And as the one who conquered death, Jesus also has the keys of death and Hades. Ang ginamit dyan sa King James Version is death and hell, no? Pero since hindi naman natin pag-usapan, pa siguro later on we will talk about the doctrines of hell. But right now, it's about he has the key of death and Hades, no? Or hell, used in your King James Version. This is a statement of Christ's sovereign authority over both physical and the life after death. So tatandaan nyo, may kapangyarihan ng Panginoon sa ating physical death. Kaya nga sabi niya kay Lazarus, di ba? Si Lazarus, pinag-usapan natin yung mga binuhay ng Panginoon last time. Binuhay niya, isa si Lazarus, di ba? So meron siyang power over death. Kayang magbuhay ng patay ng Panginoong Jesus. So he has the authority to give us life and he has the authority to take the life of people, no? So yan ang kapangyarihan ng Panginoon. So in his death and resurrection, Christ stripped Satan of any authority he may have over death. Sige, let me request ayan, may Bible na ba sila diyan? Sila ML sa ML na naka-blue. Okay. So, pwede mong basahin Hebrews. Alam mo yung kung nasaan yung Hebrews 2, verse 14 to 15. Hebrews chapter 2, verse 14 to 15. Kita mo na? Hebrews 2, 14 to 15. Mm-hmm. And deliver them who through fear of death for all their lifetimes subject to bondage. So nakita nyo, for as much then as the children are partakers of flesh and body, also himself likewise took part of the same, he died, and that through his death he might destroy him, that at the power of death, that is the devil. Okay? So Christ stripped Satan of any authority he may have over death, because Christ alone holds the key of authority over death. No one can die without divine permission. Kaya may mga namatay nga tayo. Tandaan nyo yung people, anytime, death can happen sooner or later. Una-unahan lang yan. No? It will come sometimes as young. May mga kabataang namamatay. No? So no one have the authority over death, and no one can die without divine permission, even though afflicted by Satan and in trial and trouble, a word of comfort to all suffering believers, that he has the power over death and he will make us alive. And because Christ is in authority over Hades, he is also sovereign over the life to come. In the life to come, when he will give us eternal life, meron siyang kapangyarihan diyan, no? Siya lang ang, kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Now, 19 to 20, we're about to conclude our lesson. Here in verse 19 is a three-part outline of Revelation. So, tingnan nyo. Ito na yung nilalaman ng Revelation. Ito yung outline niya. Sabi sa verse 19, write the things which thou hast seen,
yung mga nakita ni John pertaining to the glory that is seen in Christ, yung mga description na pinakita ng Panginoon sa kanya, kung sino siya, ni-reveal ng Panginoong Jesus sa kanya, ay sulat mo ito dyan. Okay? So sabi niya, write the things which thou hast seen and the things which are, no? Mamaya malalaman natin ano yung the things which are and the things which shall be hereafter. Okay? Though many outlines have been suggested for the book, none seems to be more practical or illuminating than the one given here. Kung hahanapin niyo yung outline ng Revelation, ito yon, nasa verse 19 ng chapter 1. No? Those things referred to as having already seen are those we have just studied. Pag-aralan na natin yung description ng Panginoong Jesus, di ba? Yun yung mga nakita ni John na vision. Now, what's the second division? The second division are those things that are includes chapter 2 and 3. Yun yung pag-aaralan natin yung seven churches. Okay, with the seven messages of Christ to the churches in the book of Revelation. So yung first part, revelation of Christ himself, second part, second division includes the seven messages of Christ to the churches in Revelation. And then the third division in chapter 4 to the end, chapter 4 to 22, yun yung third division. The things that are to take place after, yung mga mangyayari pagkatapos ng church, okay? So would include the bulk of the book comprising chapter 4 to chapter 22. So yun yung nilalaman nun, no? So yun yung ating last part. So again, pinag-aralan natin yung chapter 1 verses 9 to verse 20. Okay, so mabilis nating natapos. And next time, ito na. Ito na yung magiging topic natin. Okay, yung seven churches in Asia Minor mentioned in the book of Revelation. Ano yan? Ito yan. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ito yung Patmos. Nakita niyo yung Patmos? Nandiyan yung Patmos. Maliit. So, dyan na-exile si Paul. Si John, no? Si Apostle John. At dyan niya, nagpakita ng vision si Jesus Christ and he wrote those letter and sent to the churches in Revelation. So, I hope that you will be... hope that you will... Your homework is to read chapter 2. Of Revelation. So we're done with chapter 1. So next lesson, pag-uusapan natin ang chapter 2 or the first church na nandyan na naisulat, which is the church at Ephesus. So pag-aaralan natin yan, mga young people. Now, I will stop the sharing and then unmute your mic if you have any questions or clarifications. Meron ba kayong mga tanong? Meron ba kayong sagot, no? O meron ba kayong mga clarifications na nais na... So yan, si Chucks nag-message sa group chat, gifts of the Holy Spirit na kami. So nasa gifts of the Holy Spirit na kayo daw sa young people, no? Bago magkaroon ng COVID-19. So, unmute nyo na yung mic ninyo. Unmute. Okay? So, it's okay na magsalita if you have any questions. So, I think yung meeting nyo ba, nakita ko kasi sa young people, yung meeting nyo ba ay may kakaroon na kayo ng online? Online Sunday school? Sa children, tama ba? Yun ba yun? Nawala si Michael, siguro nawala yung internet. Sinong coordinator niyo sa children? Si Daniel. Nandiyan ba si Daniel? Wala. Nag-aaral, kuya. So, okay yan, no? Na magkaroon kayo ng gamitin nyo yung technology. Lalo kayo, mga teke naman kayo eh. Kaya gawa kayo ng paraan para maturuan kasi mukhang dyan sa Philippines napaka... matatagalan pa ata kayo diyan na naka-quarantine, no? So maximize the technology.
don't stop, no? Don't stop teaching, don't stop being used by God sa ministry, okay? So meron ka walang questions? So I will be praying for that. And hope na okay kayo lahat. Yung iba ay pumasok, may pasok na, yung iba magpapasokan pa lang. And I hope that we will continue to do this, no? So wala na? Lahat kayo nakamute. Kamustahin niyo isa't isa. Hi guys. Hey guys, out. Sino yun? Salita. Kasi ano, Naomi. Happy birthday, Josiah! Okay, no, yun, sige. Oh, since ayaw nyo na magsalita, kantahan na natin si Josiah. Okay? So, i-unmute nyo na. Baka nakamute pa rin kayo, ha? Oh, unmute. Mag-unmute kayo. Happy birthday, Josiah! Kahit hindi magkasabay-sabay, kantahan natin si Josiah. Okay? Ready? One, two, sing. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Josiah! Nagko-comment si Jarel. Bakit? Sabi ni Jarel, parang ang lungkot daw. Parang ang lungkot. Sabi niya. So, so happy birthday, Josiah. So, Josiah, may gusto ka ba sabihin? Thank you po. Okay. So, sige. Kung wala kayong question, again, you read chapter 2 of Revelation, especially the church at Ephesus. So, pag-aaralan natin yung seven churches and we will start with the church at Ephesus. Okay? So, pray na tayo. And then next time ulit, we will have some, siguro, prayer time. But today, skip muna natin yun. So, again, I will be posting this. Anze, bago tayo mag-pray, ano muna? Picture. Okay, ready? Okay, picture muna tayo, ha? Ready? Oh, nawala na si ML kanina, parang nag-attendance lang, ha? Nag-cutting class? Sorry. Ano daw? Galing ng Landmark? Opo. Ah, so Landmark Baptist Church pala galing si ano ngayon, ML. Then at least nakita ko naman siya kanina sa church eh. At may ano nasa church naman siya kanina na nakita ko. So, sige. Kung nandyan siya, sama niyo sa picture. Oh, mag-ano kayo, compress. Yung iba hindi makita sa camera eh. Oh. Yun, si Daniel Nolasco kanina, nakikita ko nagpapa-admit. Kaya lang, baka sa iba siya na-admit. No? St. Luke's. Hindi. So, nagpapa-admit. Kaya lang, nawawala-wala. Kasi Brother Michael, nawala rin. No? Fluctuating siguro ang signal. O, sige, post na kayo. Ready? I'll count. 1, 2, 3, smile. Again, one more time. Sa paha. 1, 2, 3, smile. Sandali, parang hindi nag-ano. Wait lang, ha? Parang wala, eh. Wait lang, ha? Diyan lang kayo. Kayo nga alis. Parang hindi nag-ano. Ay, ayan. Si John hindi naka-ano, eh. Si John hindi nakaharap. Isa pa. One more. Ready? Hello, nandiyan pa kayo?
Hello? Yes po. Okay, ready. One, smile ha. One, si Jan. Nawawala si Jan eh. Jan, nawawala ka. Yan, already. One, two, three. Okay, wait lang. Huwag kayong huminga. Okay, huwag kayong huminga. Ayan, okay, sige. I-send ko na lang ulit sa inyo. Oh, sige, mag-pray muna tayo. Let's pray. Thank you again for your time and hope to have more time with you. And next Sunday, makasama ko ulit kayo. No? And yung iba na wala siguro, yayain nyo pa rin sila. So tayo ay manalangin. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you for this time that you have given to us. Thank you, Lord, for this young men and women that I pray that you will help them to realize the value of time. And I pray, Lord, that you would use them mightily in your ministry, whatever circumstances that they are having and where they are in at this moment. Help them to overcome by your grace and by your mercy and by your help. And may they establish themselves, Lord, in knowing your word. Mas lalong lumalim sa inyo at sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, at maglingkod ng tapat po sa inyong gawain. Gamitin niyo po sila, Panginoon, at kayo nga po ang magbibigay ng patuloy na kalakasan at ganun din. Preserve niyo po sila sa mga kanilang mga ginagawa, whether sa trabaho, sa school, and even kung may mga sakit po sa kanila. We remember them that you would give healing sa mga karamdaman po ng ilang mga young people maaari ngayon. At patuloy niyo pong gawing maayos ang kalagayan ng bawat isa. At ganoon din, we thank you for another year that you've given to Josiah. Bless him. At tumanda po siya ng may takot at pagkakilala sa inyo. Gamitin niyo sa inyong kaluwalhatian at tulungan na ang buhay niya hindi rin po masayang, Panginoon. Continue to preserve him and even, Lord, sa kanya pong pag-aaral. Preserve them, preserve these young men and women and be with them continuously at maging aware sila as early as now, Panginoon, sa mga bagay na dapat pong gawin para po sa inyo. To fear you and to keep your commandments, for this is our whole duty. So again, Father, we thank you for everything. Thank you for your goodness, mercy, grace, and great love towards us. And all these things we ask in faith, in the most precious name of our dear Lord and loving Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, so salamat sa inyo and I hope to see you again sa darating na Sunday. Okay, so unmute. Say bye to each other. Thank you po. Bye po. Bye po. Happy birthday again, bye. Saya. Happy birthday. Happy birthday. God bless. Stay safe. And God bless. In 3, 2, 1. Hello, Gwen. Bye. And thank you po, Kuya Alexis. Okay, God bless. Bye-bye po. Bye. Bye po, Ate Jack. Ate po. Ingat kayo dyan. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you sa inyo. Hello po, Ate Jack.